What's up guys? It's me, Monay YT. Yan. So, pagbago ka po sa channel ko ay mag-subscribe ka na. Huwag kalilimutang i-share and like. Yan. So, huwag kalilimutan din kalimbangin yung bell para updated ka sa aking mga videos, bagong videos na darating. Ayan guys, so ako yung nababahala kasi nga kinakain na ng insecticide o pesticides yung dahon ng aking mga pananim. Ayan. So hanggat maaari sana ayokong bumili ng commercialized na pesticides, yung in-spray. Ayan. So mamaya gagawa na lang ako ng sarili ko. Ayan. So i-apply ko ngayon yung mga natutunan ko sa aking mga seminars at na-apply ko rin sa aking pagtuturo. Ngayon alam na ng bata at ngayon ay gagawin ko din. Ayan guys. So, silipin natin yung aking mga halaman muna. Tignan natin yung mga butas-butas na dahon. Yan, kawawa naman sila guys. Maliliit pa lang. Yan, so tara. Silipin natin. So, ito na yung mga halaman ko after 2 weeks guys. Ayan, so nandito na lang ako sa gilid. Ito yung dikit-dikit. Pero okay na yan yung mga bata kasing pinagtanim ko. Ayan, dikit-dikit yung okra. Ito yung sili, talong, kamatis. Ayan, and then lemongrass. Ayan, naglagay na rin ako ng papaya dito. Ayan. So, ayan, may mga patubo pang sitaw dito, no? A few moments later. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, butas-butas yung dahon ng aking sitaw. Ayan, no? Malaking problema kasi nga po, pumupunta na sa may okra. Ayan, no? So, lalaki na ng okra, guys. Ayan, pati yung talong ko. Ayan. So, ayan, diretso dun. Naglagay ako dito ng, ano, ng sitaw. Ayan. Sana nga maagapan ko. So ayan ang problema ko ngayon guys. Kinakain ng, di ko alam kung anong insekto yan. Kinakain siya. Yung dahon ay nauubos. Dito sa part lang naman na to. Kaya naisip ko gagawa ako ng homemade insecticide. Ayan, yung tinuturo ko sa bata, i-apply ko din sa aking munting hardin. Ayan, so eto na po. Laki na sila, oh. Okay, after 2 weeks, ang bilis po kasi ang taba ng lupa dito. Ayan, so mga pinalamanan ko po bago ko po itanim yan, nagpalaman ako ng mga tae baka. Ayan, kaya ganyan yung mga dahon. Ayoko maglagay guys ng abono, yung abonong nabibili sa palengke o kaya sa mga agricultural supply. Gusto ko organic, pure organic guys. Ayan, so tara, gawa tayo ng homemade. Ayan, insecticide. Ayan, no, papasin nyo guys, butas-butas ang dahon. Ang arte ko, no? Ito na guys, yung ating gagawing homemade insecticide. Ayan, yung organic insecticide. Pesticide, insecticide. Ganoon din. Ayan, so masyado kasing akong nababahala sa akin yung mga sitaw, butas-butas na yung ano nila, kaya i-apply ko yung tinuturo ko sa mga bata. So ngayon, ako naman ang gagawa. Ayan, so share out natin yung isang litrong coke. Ayan, nilagyan. Ayan. Kailangan natin is oil. And then, dishwashing liquid. Joy, share out ka naman. And then, bawang at saka sibuyas. Ayan guys. So, eto, lalagyan lang natin ng tubig, 1 litro. Ayan. So, bakit nga ba may mantika? Mamaya. Ayan. Lagyan muna natin guys. Ayan. So, I'm back. Ayan. So, nalagyan na natin guys ng 1 litrong tubig. Ayan. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon. Yan, para tayo magpapakain, no? Para saan nga ba, bakit talagyan ko ng mantika? Yan, para ang mantika kasi kakapit ito pag in-spray mo sa mga
insekto. Ayan, para kumapit siya, guys. Isang kutsara ito, isang kutsara lang. Ayan, para kumapit siya. And then, dishwashing liquid, isang kutsarita, isang kutsara din. Ayan. So, gawin natin. Dapat, guys, usually ang oil, lulutang lang siya, pero this time, hindi. Ayan. Kasi nga, may dishwashing liquid tayo. Ayan. So, napakahalaga ng may mantika para kumapit siya. Kapit siya sa may, ano, ayan, haluhaluhin lang natin. So, pag nag-spray tayo, guys, subukan nyo lang sa isang puno muna. No? Kasi iba-iba kasi yung reaction ng mga halaman. Subukan nyo muna sa isang puno. Para, ano, mamaya, titestin ko din. Bago ko i-spray lahat. Kung ano yung magiging. So, next. Eto, guys, pwede na natin spray. Kumbaga. Kasi may sabon na siya. Yung sabon talaga yung papatay. Ayan, pero mas maganda, babalik pa kasi, for example, nag-spray ka ngayon ng ito, ginawa ko na, wala pang bawang at sibuyas, may possibility na babalik yung mga insekto. Kaya lalagyan natin ng bawang. Bakit nga ba bawang at sibuyas? Kasi ito, bawang at sibuyas, yung amoy niya ang magpapaalis o kaya magpapatay sa mga insekto. Hindi na sila babalik. May iwan yung amoy sa dahon, guys. Tandaan nyo yan. Lalo-lalo sa mga sili, yan, sitaw, okra, talong. Yan. Ayaw, bibili sana ako ng pag-spray. So, naisip ko kasi, gusto ko talaga pure organic. Ayan, guys. Ito na. So, tagtarin lang natin kung may ano, may ang tawag kasi yung malukong na gano'n. Tapos, Almeres yung. Almeres, yun. Mas maganda kung may gano'n kayo. Yun. Yan, pwede na itong isang sibuyas. Guys. Nababahala kasi ako kasi sayang yung effort ko kung kakainin lahat ng insekto. Yan. So, yan. Shoutout sa mga estudyante ko. Ito yung mga ginagawa natin dati. Ngayon, gagawin ko naman. Yan, mamaya. Yan, flash ko yung mga ginagawa ng mga bata. Mas matindi pa kung may sili sana, guys, kaso mahal ang sili. Haluan natin ang sili para sure goal tayo. Tapos, stack natin ng ano, mga isang oras para kumapit yung amoy. Ayan. Pwede rin pang-spray sa mga ants. Ano kasi tawag sa ants? Langgam. Ayan. Ito. Ang technique na ito ay nakuha ko, namana ko pa sa panununuan ko. At yun din po ang nasa libro ng K-12. Ganun din. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Mas maganda. Tagtarin lang natin ng pino. Ayan, hanggat may maaari, yung may pandikdik tayo, dikdikin nyo na lang. Ayan. Pinuin lang natin, guys. Ayan. So, nilalagyan natin ang sibuyas at bawang para maiwan yung amoy dun sa halaman. Hindi na babalik yung mga insekto. Sigurado yan. Mayroon kasi talaga bumili ng commercialized na insecticide yung nabibili sa agricultural supply. So, hindi na magiging organic ang tanim mo pag ganun. Once na nag-spray ka, yun, may chemical na yung tanim mo. Hindi na siya safe. Ayan. So, nagtanim tayo dito sa bakuran para sa atin lang. Kasi yung mga nabibili na sa mga palengke ng mga gulay, punong-puno na po ng mga fertilizer yan, guys. Tandaan nyo. Kaya mas maganda may sarili kayong tanim. Huwag nyo lalagyan ng abon. Mas maganda taklang kalabaw o kaya tai ng baka. Ayan. Oo. Mas maganda yan. Kaya ganun yung mga laman ko, guys, yung nakita nyo kanina, pinalamanan ko ng tae ng baka. Tatanim ko pa lang, meron na siyang tae sa ilalim. Kaya pang matagalan yun. Yan. Suri ko lang yun. Naglagay lang ako. Yan. O, yan, guys. So, pwede nating ilagay. Ito. Sa may ginawa natin. And then, sunod natin yung bawang. Yeah, magtanim. Kasi hindi na tayo makakapagtanim sa school, guys. Kaya ganito yung ano.
Lagay lang natin. Sama natin. Ano talaga ng temperature? Oo. Ayan guys, so ito na yung finished product natin. Yung pinaghalo-halong bawang, sibuyas, and then isang patak, kayong isang patutak, joy, at saka ng oil. Tatandaan nyo, naglagay ako ng oil para dumikit sa mga insekto. Ayan, madaling dumikit. Ayan. A few moments later. Ayan, subukan natin spray guys, tanggalin natin, ganda ng bakod ko, no? Di tali, ay di ano, mabigat kasi ito eh. Pasukin. Ito guys, so nilagay natin dito para mas maganda. Ayan oh. Ano, dito, di banda rito, malinis pa naman eh. Yung sitaw lang nababahala ako, ito oh. Ayan. Ito, di ko alam ba't nabuo kasi. Ayan, namin yung bawang. Amin namin yung bawang guys. So yung mga langit ito. Pwede rin siya talang guys. So ito. Ito, punong-punong siya. Binutas na ng mga insekto. Kaya, o oh, yun o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Kawang umuubos, tignan natin. Ayan guys, ayan o. Oh. Sige. Hindi naman organic naman ito guys, kaya okay lang. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time. So, ayan guys. So, salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Ayan. So, huwag kalilimutang i-like, share, and subscribe. Ayan. Shoutout nga pala kay kuya ko. Lagi na nasa Saudi. Ayan. So, ingat ka dyan, kuis. Stay safe lagi. Yan sa Team Agliam, kay Daddy, yan kay kapatid ko. Yan. So pampawala stress din niya, sinisilip din niya minsan to eh. Yan. Sa mga tumutulong sa akin magdilig. Ayan, salamat sa akin mga pamangkin na si Ivo at saka si Jello. Yan. Thank you so much. Shout out din kay paring Justin. Yan, na siyang nagpasimula lahat ng ito. Ayan tuloy. May pinagkakaabala na ako. Salamat sa iyo, tol. Ayan, thank you so much. Ayan. So dito na nagtatapos ang ating vlog.